Hindi po lahat ng tao ay nabibigyan ng second chance. Ako po si Melchor Banning, 32 years old, nakatira sa Makati City. Nagtatrabaho po ako sa Bounty bilang isang utility man. Yung tatay ko, isang criminal. Tapos yung nanay ko naman, drug user. Tumira ako sa kalye, natutuwa akong mamalimos. Biglang may naging kilala akong isang kaibigan na magaling na magnanakaw sa highway. Kaya ginawa ko, sinubukan ko magnanakaw, hindi lang pala. Hanggang sa kumikita ko ng 100,000 sa isang linggo. Simula noon na nakaranas ako makulong. Nakulong ako dun sa Makati City Jail. 4 months, siguro mga 2006. After 2 years, 3 years, nakulong ulit ako sa Manila City Jail. Yung nakulong po ako sa Manila City Jail, dun po ako nakaranas ng matinding paghihirap. Pero salamat sa Diyos kasi may dumating doon mga pastor, nagtuturo ng Bible study. Natuto po akong mabuhay ng may kapayapaan tsaka yung iniisip ko mabuti na hindi na masama. Inamin ko yung kaso ko, hindi dahil nawalan ako ng pag-asa, kundi punong-puno ako ng pag-asa na alam ko papalayain ako ng Diyos. Nung lumaya po ako, doon ko nakita na yung mga anak ko, yung dinededi pala nila, isa copy ko black. Yung isang sachet na yun, pang dalawang araw nila, tatlo sila dumededi. No? Yung nalaman ko, yung sabi ko, Panginoon, sabi mo, tutulungan mo ako. Sabi, pag nagtiwala ako sa'yo, papalayain mo ako, tas yung family po. Sa'yo po, nagsikap ako, tinis ko, kahit na gusto kong magnakaw, hindi ko na ginagawa. Nag-construction ako, tapos nag-ano ako, nagkakargador. Sinatsaga ako yun. Pero yung equivalent naman po yun, may kapayapaan ako. Kaya nung nalaman ko po dito sa Bounty na merong ano, merong applyan sa as utility man, sinubukan ko mag-apply. Pero siyempre, may bagabag ako na baka hindi ako matanggap. Tapos yung pinaka nag-highlights ko sa akin din yung ano, may sinagutan ako na nakalagay doon kung nakulong ka na. Ginawa ko, sinulatan ko na ano na nakulong na po ako, ang kaso ko is strawberry hold up. Bahala na kahit hindi na ako matanggap. At least, nagsabi ako ng totoo. Pero after 1 month, tinawagan po ako. Meron po akong ano, interview. Basta yung praise God kasi natanggap po ako dito. Ako po si Attorney Nedo Sasing. Ako po yung head ng legal, HRD, saka corporate administration ng Bounty Adventures. Ang istorya niya ni Rico, nasishare ko yan sa mga speaking invitations ko kasi ini-invite din ako mag-speak sa mga company conventions to share about our HR experience sa Bounty. And they like the story because we really appreciate people who exert effort to improve themselves, to become better. Pero natatakot lang po ako nung kay Boss Ronald kasi sabi ng visor ko na pag nakita ko ni boss yung mga tatoo ko, baka tanggalin na ako. Kaya ginawa ko, di, inano ko na, pinakita ko na. Pero yung nakita niya ako, tapos nakita niya yung tatoo ko. Parang natuwa po ako kasi hindi niya tinignan yung dati kong buhay or hindi niya tinignan yung itsura ko o yung pinanggalingan ko. Yung mahalaga sa kanya na nakapasok ako dito at napili ako ng Asia. Kaya sobrang proud po ako dahil yung boss namin talagang hindi siya nang mamata ng tao o hindi niya tinitingnan yung nakaraan mo kundi kung paano ka magtrabaho ngayon. Ako po si Melchor Banning, isang manok ng bayan.